You speak English, ah? Basit. Java very good, kita naman ya. English, English, small. Small. What English you know? How are you? How are you? How are you? Okay. I'm okay. Give me money. You give money. I'll give you money, ah. Everybody knows this word, ah. Give me money. Give me money is the first English language they learn, na. Nakaraang mga kabayan, si Kuya Bong po, isang OFW dito sa Rumbek, South Sudan, Africa. Nga pala sa mga bago lang sa channel natin, baka naman pwedeng pakisubscribe. Suporta lang po sa isang kababayan. Ang topic nga pala natin ngayon, yung napapansin ko sa mga ibang comment. Ang dami kasi ako nababasa, bakit daw nandito ako sa lugar na to? Bakit daw nasa mahirap na bansa ako? Bakit hindi na lang daw sa mga ibang lugar na magaganda? Kagaya ng Dubai, Saudi Arabia, Canada. Yun ang mga sinasabi nila. Kaya yun ang sasagutin ko. Dati kasi sa Saudi Arabia ako, sa Riyadh, Jeddah, at Najran. Tatlong lugar sa Saudi yung pinuntahan ko. Bago ko napunta ng Khartoum, bago ko napunta dito sa South Sudan. At alam ba ninyo na kung kailan ako napunta dito sa mahirap na lugar? Saka medyo gumanda-ganda yung sahod ko. Yun ang unang-unang dahilan. At pangalawa, doon sa mga ibang bansa, taunan. Swerte na nga yung taunan eh. Karamihan ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia, sa Middle East ang marami. Dalawang taon bago ka makapagbakasyon. Samantalang dito sa amin, 6 months. 5 months nga lang pwede na. Dati 6 months kami, ginawa na nga 5 months, pwede nang magbakasyon. At mas maganda pa yung sahod, kaya natural, mas pipiliin ko na dito. Oh, Brother Marco. Yeah, how are you? I'm okay. I'm fine. So, where are you going now? We are going to Rumbek East. Rumbek East? Yeah, all over Rumbek East County. Uh-huh. Yeah, including But why I've Wulu seen two technicians are going with you? Yeah, they are in different different places. Yeah, we are going to split the convoy into two. Mm-hmm. One convoy will go that side of Accord and that side of Pagang and Amonpin. Then we'll go to Rumbek East, this side of Malanga Gog and Pachong, then Matiankok. So many places, huh? Yeah, so many places. Then we'll come back to this side of Wulu County also. So when you're going to return here? Yeah, we'll return after 2 to 3 days. So it depends. So you will spend the weekend there? Yeah. Okay. Thank you very much. Itong WFP nga pala, ito yung grupo ng United Nations na ang mission, tumulong doon sa mga lugar na nangangailangan ng pagkain. Doon sa mga lugar na nagugutom. Kaya nandito kami. Dahil dito sa lugar na to, madami talagang tao dito, mga nagugutom. Madaming mga kaibigan natin ang nagtatanong sa akin yan eh, bakit daw nandito ako sa mahirap na bansa, dito sa probinsya pa, sa mahirap na lugar talaga. Kasi nga, dahil nandito yung trabaho eh. Hindi naman tayo turista dito eh. Ang hanap natin trabaho, kaya kahit na nasa mahirap na lugar yan, kailangan puntahan. Ang headquarters namin sa Juba. Doon sa Juba, medyo maayos-ayos na. Pero hindi pa rin maikukumpara doon sa mga ibang mauunlad na city talaga. Doon, hindi pa rin ganun kaunlad. Ang tubig nga doon na dinideliver lang ng truck. Wala silang yung water system na kagaya sa atin, yung Nawasa. Wala sila noon. At meron din akong nababasang mga comments na nasa World Food Program daw kami. Dapat daw, libre kami ng pagkain. Sobra-sobra yung pagkain namin. Hindi ganun dito. Dahil dito, lalo na sa mga driver, napakahigpit nila niyan sa mga pagdi-deliver ng mga pagkain. Malaking issue pag nabawasan yung karga nila. Paalis na yung mga problem ng issue. Yun nga pala mga pagkain na dinideliver ng WFP na yan. Hindi naman nila pinamimigay yan basta-basta sa mga tao. Ang kinakausap nila dyan, yung mga namumuno sa mga community.
ang tinatawag nila mga elders, village chief, yung mga ganun. Nakukuha ko lang nitong isang sasakyan doon sa parking area. Napagalitan kasi kami. Yung dalawang sasakyan, nung nakaraang linggo, nandito sa loob ng workshop namin. Nirelease nga nung nakaraang linggo at ginamit na nila sa mission. Kanina, dalawa yung may problema uli. Ganito nga pala yung pagdiagnose nito. Binibilang lang yung blink niya. 1, 2, 3, 1, 31. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 34. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39. 1, 2, 3, 1, 31. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 34. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun ang mga code. Ang pagkakaalam ko dyan sa 31, front right side wheel sensor yan. Kaya nga lang yung 34 at yung 39 hindi ko alam. Titingnan ko muna sa internet. Ito nga pala yung sinoshort pagka gusto mong mabasa yung code para mag-blink siya. Pang-apat sa itaas, panlima sa ibaba. Kahit baliktarin mo yan, ganun pa rin. Pang-apat sa itaas, panlima sa ibaba. At yung mga ibig sabihin ng mga code na yun naman, nasa internet naman yan. Kaya doon ko nalang tinitingnan. Ang nangyari nga pala, dun sa maingay ang propeller, gumamit na lang sila ng ibang sasakyan. Marami namang mga ibang available na sasakyan na walang problema. At naka-order na pala yung cross-joint nun. Wala kaming available dito, kaya nirelease nung bisor namin. At ang sabi niya, huwag gagamitin sa mission. Pwedeng gamitin dito lang sa bayan lang. Dinala pa nila sa mission, nalubog sa tubig, kaya lalong nasira yung cross-joint na. Kaya umingay nga. At yun namang umiilaw yung ABS, nung dinayagnose ko, ang naging problema niya sa speed sensor. Yung trouble code na 31, front right, yung 34, rear left naman. Yung 39, sa likod rin eh. Kaya ang sabi ko, walang problema yan. Ayos ang preno niyan, kaya nga lang nagbibigay ng code. Sabi ko, pwedeng gamitin yan. Pagbalik na lang nila dito, tsaka ako nalang bubuksan lahat ng gulong sa harap, gulong sa likod. Pwede pa naman yun, chinek ko rin. May nakita akong dalawang bata doon sa may labas ng bakod. Mga nagsashine ng sapatos yun eh. Ipinatawag ko kay James. Sabi ko magpalinis kami ng sapatos. 150 ah. Ipinagpaalam ko naman doon sa gwardiya. Sabi ko, papapasukin namin yung mga bata. Maglilinis lang ng sapatos. May dala silang mga tsinelas. You speak English, ha? Basit. English, small. What English you know? How are you? How are you? How are you? I'm okay. Give me money. I'll give you money, ha? Huh? Everybody knows this word, ha? Huh? Give me money. Give me money is the first English language they learn, ha? Hindi ko naman talaga gusto magpalinis ng sapatos. Kaya nga lang,
gusto kong makatulong doon sa mga bata. Dito kasi madaming mga batang ganyan yung namamalimos. Kaya mas mainam na yung ganyan na alam nila na kailangan nilang magtrabaho para kumita ng pera. Nung una ang sinasabi nilang presyo, 150 lang daw. Sabi ko 200 na. At nagpalinis din nga si James, tigisa kami ng sapatos na pinalinis. Nung binayaran ko yung mga bata, binigyan ko ng tig 500 para makikita na sila. Tuwan-tuwa nga eh. Yan lang po muna sa ngayon mga kabayan, at sana nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. At muli po, nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan natin dyan na laging nanonood mga ina-upload ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bago nga pala matapos, shoutout muna ulit tayo. Shoutout po kila Alan Valencia, Lannis World. Shoutout din po kaya Alexander Aspecto at kaya Dancing Mira Vlog. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa channel ko.